Mga pulis na nanghuhuli ng mga pasaway sa Quezon City, sila mismo ang pasaway. Panoorin natin. Ah, okay. Tinitikitan niyo po kami kasi wala kami face shield. Pero po yung nagtitiket, hindi naka-face shield. Ang galing. Bakit po ganon? Dinig na dinig ang init ng ulo ng aling ito sa isang viral video. Matapos pababayin sa bus at pagmultahin pa dahil sa hindi rin pagsusuot ng face shield. Hirit niya. Bakit sila binibigyan ng ticket para sa sinasabing violation? Eh, mismo mga nanghuli at nagbibigyan ng ticket, wala rin namang suot ng face shield. Kayo po yung abala, hindi po kayo sumusunod. Kung gusto niyo sumunod yung mga tao, dapat mauna kayo. Anong ticket po, sir? 300 pesos po. Kwento sa atin ng isa sa mga pasahero ng bus. Nangyaring hulihan sa Maylagro, Quezon City. Pinahinto po yung bus, tapos may mga ilan na pulis na umakyat po at mga nangalapit po. So, ang bilis po ng pangyayari, sir, akala po namin lipat bus, yun pala huli na yun. Sa sumbong ni alias Alex, 300 pesos ang halaga ng ticket na dapat ay babayaran sa City Hall. Pero may mga nagbigay na daw on the spot. Ano yan? Easy money. Ang sabi po sa City Hall, pero po on the spot may mga nagbigay po doon. Yung mga kasama po namin nagbigay po ng may isa nakawanto kasi ilan po sila, grupo sila. Ayun po. Oh! Yes. Itinanggi ng station commander na tumatanggap sila ng pera sa mismong lugar. Iginit din niya, dihitibong operasyon. Pero kahit totoo man yan, bakit wala kayong suot na face shield, mga sir? Mismo yung mga pulis ninyo, hindi naka-face shield. Pakisagot lang po, yung portion na yun lang. Mamaya na po yung mga pinapatupad yung mga patakaran ng health protocol. Bakit hindi naka-face shield yung mga tao nyo, Colonel? Sir, nasa open area po kami, sir. Well, yung sir, regardless, kung nagpapatupad po kayo na dapat naka-face shield paglabas ng kalye, dapat magpapakita kayo ng ehemplo. Sir naman, huwag naman, sir, ganoon. So, wanted sa radyo, nilino ni Mayor Joy Belmonte na may ordinansa nga ang Quezon City na nag-uutos na magsuot ng face shield sa enclosed spaces kasama dyan ang bus. Pero sinabi ng alkalde, may mali sa parte ng mga pulis. I guess kung gusto nilang patuparin yung ordinansa at yan yung pamamaraan nila, hindi ko po masasabing mali yun dahil bawal naman po talagang hindi naka-face shield sa loob ng bus. Opo. Yun po ang sagot ko dyan. Pero okay. Siyempre, kung yung enforced loob ng sasakyan at hindi naka-face shield, dapat hindi naka-face shield din po siya. Yun ang tingin. Yun po. Dapat naka-face shield siya. Tama. Kasi hindi po naka-face shield mga yun eh. Opo. Yun naman ang tingin ko. Kaya, hiling natin ngayon sa IATF ay pag-aralang mabuti ang health protocol sa pagsusot ng face shield. Lalo't maraming napiperwisyo kapag mali ang pagpapatupad dito. Siguro it's about time pag-aralan po yung tungkol sa face shield na yan. Kasi pag nakikita mo sa kalye, maglalakad, mga tao, obserba nyo po, naka-face shield, nakataas. Ginagawa na lang visor. Totoo yan. Yung iba pa nilaro-laro yung face shield habang naglalakad. Ang pinakamagandang gawin nyo, IATF, is educate nyo na lang yung mga tao. Proper wear of face mask.